Sa henerasyon natin ngayon, lahat gusto ng malaki. Malaking sahod, malaking bahay, malaking cellphone, malaking... Ito ang pinakamaliit na kutsara. And ito yung normal size ng kutsara, guys. And this is the world's smallest spoon. Basically, I will try to survive using ang pinakamaliit na kutsara. We will see what will it take for a normal size person to eat with a not normal size of spoon. Good morning, Los Angeles. Actually, guys, kanina pa ako gising. It's already 11:54. So ngayon, we will eat our first meal. Natulog ako sa harap ng karinderya. Para dito na tayo kumain. Hello, Nay. Nay, kakain lang ako, Nay. Ano pong pinakamasarap na ulam dito sa karinderya mo? Lahat yan masarap. Isa po akong lechon toksil, Nay. Tsaka isang rice po. Pepengin na rin po ang sabaw. Sabaw? Sabaw? Do you imagine how long it will take you to eat that soup? Our food for today, soup, rice, and lechon toksil. Ito ang pinakaunang pagkuha ng kanin using the world's smallest spoon. Just a quick size comparison, this is a 5 peso coin. This is a toothbrush. This is a palito. And this is our first bite. Madali lang pala tong challenge natin eh. Well, yun din nga yung akala ko. Yung ulam kasi, mas malaki pa sa kutsara. Ano kaya ang pwede ko maging mga technique dito, tol? So kailangan, maiangat ko siya. Ang hirap nito, par. Sa wakas, guys. Nasang lechong paksiw. Kailangan kong bilis ang kumuha ng kanin dahil mauubos na yung ulam sa bibig ko. Pero mahirap siya. May makukuha ka nga, pero ilang butin lang. Basically, kailangan kong paulit-ulitin kumuha ng kanin hanggang sa maubos lahat. So isipin natin ang technique. Naisip ko na kapag merong isang tungtok ng kanin, baka pwede natin tusukin. And it worked! Kaso yung ibang part buhaghag na. So wala tayong choice kundi paunting-unting kuhain ang kanin. Honestly, hindi ako magsisinungaling. But this challenge is really hard. I am a guy who loves food and eats fast. Pero using the smallest spoon to eat is a punishment. Tinanong na nga ako kanina ni Nanay eh, na para bang wala siyang tiwala. Pero ito ako, tinutuloy pa rin at gumagawa ng paraan kung paano nga ba talaga ako kakain sa maliit na to. At kung sino ang makaalam sa inyo kung ilang subo yung nagawa ko sa buong video na to, will win 1,000 cash! We are making progress! Napakalahati ko na ang ating rice. Ngayon ay isang buo yan, diba? Guys, tapos na kumain yun sila ate. Nauna pa ako kumain dun. Ayun o, ubos na yung kainan nila. Paiwanan na ata ako dito sa karinderya. Magsasara na ata sila mamaya. Mommy. 45 minutes na tayong kumakain at nakakaingit makita ang mga normal na kutsarang gamit nila. Pero kahit gano'n, nainunti-unti ko pa rin kainin hanggang sa eto na lang ang natira. 55 minutes na tayong kumakain and it's hard but it's okay. Dahil eto na ang ating last 5, 4, 3, 2, 1 na subo. Isang oras ang tinagal natin sa tanghalian. Pagod-pagod dahil imbis na mabusog ka, magugutom ka na lang ulit sa tagal ng proseso ng pagkain. Alright guys, so inintay ko lang talaga mag 4:30 because right now magme-merienda na tayo. At ang me-meriendahin natin ay isang pagkain na kinakain gamit ang tinidor. At bibili natin to sa McDolibee, tara na. Hello po. Isa pong regular. Salamat po. Hello po. Order nga po ng isang regular. Thank you po. Salamat po. Okay guys, so ang kakainin natin this merienda ay spaghetti. Pag nakita nyo na yung dalawa na yan na magkatabi na, ang McDo at saka Jollibee, paghahaluin na natin to. At ang malupit dito ay hindi lang ako yung kakain. Pinatawag ko ang mga tropa ko para matesting nila ang experience na gumamit ng smallest spoon. Okay guys, so kakain kami with this smallest spoon. So technique, kukunin mo yung pinakamaraming bahon. Oo. Ba, ito. Hati mo.
Ito na. Oh! Pag ginawa nyo, mali. Kasi pag inigot mo yan, kakapit. Hey! Guys, nga pala kasama natin si Kong TV. Hey! Isang tawa. Gago! Di, sariling diskarte ko na lang pala. Pangking diskarte nyo. Uy! Kunin mo isa yan. Yan o, isang mahabang ganyan, di ba? Robot. Yes! Nahirapan talaga sila kumain. Kaya it's time na ako na ang babanat nitong spaghetti na to. Here we go! Let's go! Wait, may naisip ako. Naisip kong magpalaro sa aking mga tropa at kung sino ang unang makaubos ay may 200,000. Actually, hindi ko nga rin alam kung sino talaga yung nakuna eh. Kayo na nga bahalang humusga! So ngayon, papadaliin na natin ang mga bagay-bagay at kakain tayo sa Vikings! Yes! Nandito tayo ngayon sa Vikings and as you can see, sobrang daming tao. Ang daming tao dito, hindi natin alam kung paano tayo kakain. Magtanong muna kaya tayo kung anong masasabi nila na kakain tayo sa bahay. We have a challenge to eat using the world's smallest spoon. What do you say about it? Do you think we can do it? That's negative. Kakayanin nyo naman yan. So, ang tanong, mabubusog ba yan? Hindi ba yung gagamitin pang toothpick? Ikaw, nasa sa'yo kung paano yung ano mo, kung paano pagkain ang gagawin. Discarte. Discarte mo. Kaya mo yan, ikaw pa. Pwede. Kaso baka buti lang ng bigas ang mga ano mo dyan. Nang kanin. Pangkulangot lang. Eating sa isang buffet gamit ang pinakamaliit na kutsara. Sobrang daming pagkain. Pero habang nag-iikot ako, merong tumambad na kalaban. Ang mga kutsarang libreng-libre para gamitin nang masulit ang bayad dito sa Vikings. It's game time! Paano to? Sir, pasensya na po. Wala na po kasing tao. Kailangan niyo na pong umalis. Wala na pong tao. Kailangan na pong umuwi. Yes, sir. Pasensya na po. Sige po, kuya. Salamat. Thank you, sir. Alright guys, so that is it. You've seen me punish myself eating with the world's smallest spoon. Some of us, sa araw-araw na buhay natin, ang challenge sa atin is, what food should we eat? Saan tayo kakain? Or in what way we will eat? Pero sa ibang tao, ang challenge is kung paano sila makakakain. Which leads us to the purpose of this whole vlog. To open and fundraiser for kids na hindi nakakain. Yup, that is the goal of this video. My team have found a group of volunteers na ang project nila is to help kids by teaching them feeding and many more. My goal is to raise 20,000 pesos to help the kids. This is our chance to make a move on our own little way. And my team
have come up with a site that can accommodate any form of transaction, mapa GCash, Maya, or bank transfer pa yan. And the crazy part is kahit piso, pwede mong i-donate. Just click the link below, then click the donate button, put the amount of the donation, put your basic info, select your payment method, and then okay na! You have officially donated and make an impact. So yun lang guys, thank you for watching. And meron lang akong naisip. Meron akong namimiss eh. Namimiss ko yung McDollibee.